Imagine kung isang araw, bigla ka na lamang napunta sa paborito mong video game at natagpuan mo ang iyong sarili na nag-transform papunta sa pinakamahinang halimaw, isang halimaw na napakahina na hindi kayang talunin kahit pa ang isang level 1 na slime. Nakilala natin ang isang batang lalaki na nagngangalang Don, habang siya'y naglalaro ng isang sikat na VR game na kilala bilang Azure Sky. Ang kanyang grupo ay naghahunting ng mga slime para sa 10th anibersaryo ng laro, kahit na madali lang itong patayin, kaso kailangan nilang ma-reach ang 50,000 sa kanila at napagtanto niya na ang misyong ito ay matatagalan sila. Napansin niya na ang mga slime ay naaakit sa mga bulaklak kaya nag-isip siya ng isang plano, ginamit nila ang mga bulaklak para matipon ang lahat ng mga slime sa isang lugar at gamit ang mahika, nagawa nilang patayin ang 1,000,000 mga slime sa isang atake. Tinawag siya ng kanyang mga kasamahan bilang pinakamagaling na leader ng guild at patuloy sila na nagsasagawa ng kanyang plano. Sa katapusan ng araw, nagawa nilang makumpleto ang misyon at binigyan silang lahat ng isang kahon ng mga pabuya. Masaya ang kanyang mga kasamahan sa kanilang mga nakuha at nagpa siya na mag-log out para sa araw na iyon. Nang si Don ay mag-check ng kanyang kahon, nakakuha siya ng isang Azure Sky trial card at di siya makapaniwala na iyon lang ang kanyang pabuya. At iniisip niya na baka siya ay naloloko. Binasa niya ang card at natutunan niya na ito ang magiging daan para siya ay maging miyembro ng Azure Sky. Nagpa siya siyang subukan ito at nagbabaka sakali na may espesyal itong taglay, ngunit bigla siyang nahigop ng isang itim na butas at siya ay nahulog mula sa langit, napadpad sa gitna ng isang bukid na malapit lang sa nayon, at natanto niya na siya ay naging isang buto ng mandirigmang kalansay, na itinuturing na pinakamahina at pinakawalang silbi na halimaw sa laro. Nagtataka siya kung ano ang nangyayari, napaisip na may kakaiba dahil ito ang pabuya sa 10th anibersaryo ng misyon, kaya siya ay agad nag-check ng kanyang stats at doon natuklasan na siya ay napakamahina. Naging malungkot siya, sinisisi ang mga developer ng laro sa kanyang kapalaran, pero naalala niya ang isang storya kung paano naging bayani ang isang tao kahit na ito'y muling ipinanganak bilang isang slime. Kaya naman nagpatuloy si Don, sinubukan niyang atakihin ang kalapit na slime at ito ang kanyang unang hakbang para maging mas malakas, ngunit ito'y nakaiwas sa kanyang atake. Nagawang sinipa niya ang slime pero tila walang epekto, nagalit ang slime, pinalipad siya sa hangin binugbog at pinatay siya gamit ang katawan nito. Nag-respond siya at itinest ang kanyang kapalaran laban sa iba pang halimaw sa lugar, ngunit palagi siyang natatalo. Nawalan ng pag-asa si Don. Natanto niya na hindi niya kayang talunin ang kahit sino, lumapit sa kanya ang slime na pumatay sa kanya at napagtanto niya na ito'y level 2 na nagbigay ng takot sa kanyang pakiramdam dahil siya ang nagbigay sa slime ng karanasan para mag-level up. Ngunit ito'y nagbigay sa kanya ng ideya, iniisip niya na maaaring makakuha siya ng karanasan sa pamamagitan ng pagpatay sa mga halimaw, pero madali niyang natanto na wala siyang pagkakataon sa isang laban dahil bilang isang kalansay na level 1, siya pa ang pinakamahinang halimaw sa lugar. Biglang narinig niya ang dalawang bagong adventurer na dumaraan at nag-isip siya ng panibagong ideya, hinadlangan niya ang kanilang daan, ipinakita niya ang kanyang mga astig na sayaw upang sila'y maaliw. Sinabi ng batang lalaki na siya ay maaaring isang hidden boss, habang chine-challenge ni Don sila na labanan siya. Umatake sa kanya ang batang lalaki at iniisip na mayabang siya, ngunit tumakas lang si Don at inistorbo ang isang grupo ng mga goblin, alam niyang magiging agresibo sila at aatakihin ito ang pinakamalapit na mga player at ito'y nangyari nga sa batang lalaki. Sinimulan ng mga goblin na dumugan ang batang lalaki ngunit alam ni Don na dapat sapat ang lakas niya para talunin sila, kaya naman siya'y nanatiling malapit habang hinihintay na mapatay ng batang lalaki ang mga goblin, alam niyang makakakuha rin siya ng XP dahil inatake rin niya ang mga halimaw. Nalaman natin na naglaro si Don ng Azure Sky ng 10 taon, kaya alam niya ang mga pasikot-sikot ng laro at nagbibigay daan ang kanyang kaalaman para siya'y maka-level up kahit na siya ay pinakamahinang halimaw. Pagkatapos niyang marating ang level 5, bumalik siya sa slime at gumawa siya ng paghihiganti sa halimaw at pinapakita kung sino ang tunay na boss. Ang mga baguhan ay nagsimulang pag-usapan ang kalansay na mandirigma na nagdudulot ng gulo sa paligid ng Starter Town, at sila'y nagtawag ng isang veteranong adventurer para tulungan silang alisin ito. Kinabukasan, nakita natin na nakakuha si Don ng dalawang kalansay na mandirigma bilang mga tagasunod, si Bonnie at Fatty. Itinuturing nila siya na kanilang boss at naisip ni Don na maging pinakamalakas na nila lang sa laro,
Nang bigla silang salakayin ng isang level 25 na knight na nagngangalang Jake, pinapatay ang kanyang mga tagasunod at nagdudulot ng malaking pinsala sa kanya. Napaisip kung paano mailalabas ang kutsilyo kaso lang sinugod siya ng knight gamit ang kanyang espada at pinapatay siya agad. Nag-respond si Don malapit sa kanyang mga tagasunod, natanto niyang nawala na niya ang kalahati ng kanyang experience points at nagplano na bumawi kay Jake. Nagpatuloy siya sa isang quest upang marating ang level 20, iniisip na kaya niyang gawin ang job promotion sa level na iyon at magkaroon ng katawan ng tao na magagamit niya upang talunin si Jake. Pumatay siya ng mga halimaw sa lugar hanggang sa wakas ay nagawa niya na ma-reach ang level 20. Dahan-dahan na naglalakad si Don patungo sa syudad para sa kanyang job promotion, pero nagtataka ang mga adventurer kung ano ang ginagawa ng isang halimaw sa syudad. Medyo sampal para sa kanila na mayroong level 20 na kalansay na mandirigma, ngunit narinig nila ang mga chismis tungkol sa isang mataas na level na kalansay sa kanilang world channel. Inisip lamang sila ni Don bilang mga ordinaryong mandirigma, pero pinigilan siya ng bantay mula sa pagpasok sa syudad, tinawag siyang hindi kilalang halimaw bago siya palayasin ng guard. Nakilala natin ang isang batang babae na nagngangalang Bubbles na kakasali lang sa laro, lumitaw ang isang maliit na fairy, ipinapaliwanag sa kanya na ang Azure Sky ay isang immersive na laro na nagsasabay sa kanyang mga pandama, na nagbibigay daan para siya ay mag-enjoy sa karanasan. Ipinapaliwanag pa nito na maaari siyang makipag-ugnayan sa mga NPC para makakuha ng mga quest at mag-aral sa isang akademya upang mapalakas ang kanyang mga job skills. Ibinunyag ng fairy na may limang elemento siyang maaring matutunan sa laro, ngunit biglang nahulog si Bubbles sa lupa, iniisip na napakakomplikado ng laro. Dinala siya sa newbie training camp para sa mga bago kung saan siya ay tumitingin-tingin at tinatamasa ang magandang tanawin. Nakita niya ang isa pang baguhan na sabik na tumatakbo papunta sa kagubatan, ngunit sinalakay ito ng mga kalansay na may mas mataas na level ang newbie at binugbog ito. Samantala, si Don ay nagdadalamati dahil hindi siya makapasok sa lungsod para makuha ang kanyang job promotion, nagtanong si Fatty kung maaari ba silang makatulong at may naisip na ideya si Don. Kinakalap niya ang lahat ng mga kalansay na mandirigma, sinasabi sa kanila na sila'y umatake sa teritoryo ng mga lobo. Ibinigay ni Don sa kanila ang lahat ng mga libro na naglalaman ng mga gabay kung paano patayin ang mga lobo, habang binabasa ito ng mga kalansay, iniisip ni Don kung paano niya sila magagamit upang makalikom ng mga materyales para sa job promotion na kailangan niya mula sa mga lobo. Subalit sinabi ni Fatty sa kanya na hindi marunong magbasa ang mga kalansay, tumingin-tingin si Don, nakikitang lahat ay nasa mababang level pa rin at napagtanto na sila'y hahabulin lamang ng mga manlalaro. Kaya tinuruan niya sila kung paano talunin ang mga manlalaro, ipinaliwanag na kailangang lukohin nila ang isang manlalaro upang mahulog sa isang bitag kung saan maaari nilang bugbugin ito at kunin ang kanilang mga gamit. Nagustuhan ng mga kalansay ang kanyang plano at ipinaliwanag niya kung paano talunin ang mga lobo, ngunit nakita natin ang isang ninja na pusa na espiya para kay Don, nagtataka kung ano ang pinaplano nila. Sa teritoryo ng mga lobo, makikita natin ang tatlong mga baguhan na nag-uusap kung paano nila dapat talunin ang mga lobo at nang bigla silang makakita ng mga kalansay na mandirigma na pinapatay ang mga lobo sa pamamagitan ng sunod-sunod na pagtusok sa likuran. Naguguluhan ang mga adventurer dahil hindi dapat pumapatay ang ibang mga halimaw sa kapwa nila halimaw. Sinubukan na pigilan ng isang adventurer ang mga kalansay na mandirigma, kaso tinitignan lang siya ng mga halimaw. Nakikitang level 3 lang siya na hindi malapit sa kanilang level. Kaya sinabi na lang ng lalaki sa kanila na mag-ingat sa paglalakbay. Bumalik sa bahay ang mga kalansay na may dala-dalang labi ng mga lobo at binigay kay Don ang mga materyales na kailangan niya, sinasabi na ninakawan pa nila ang ilang mga manlalaro sa daan. Masaya si Don dahil sa tila nagiging mas matalino ang mga kalansay habang tumataas ang kanilang level. Nagtanong si Bonnie kung kailan sila susugod sa lungsod, ngunit sinabi ni Don na dapat nilang pagtibayin ang isang mapayapang gaming environment at sa halip kinukuha niya ang mga materyales na kailangan niya at inilagay niya sa posisyon si Fatty habang siya'y maglalakbay upang tuklasin ang mundo. Ipinapaliwanag ni Don na malawak ang mundo at sinasabi niya sa kanyang mga kasama na ipapakita niya sa kanila ang walang hanggan ng mundo balang araw. Habang siya'y umaalis, napaisip siya na maging isang alagang hayop ng isang beast tamer upang siya'y makapasok sa lungsod. Samantala,
Patuloy na sinusundan ng ninja na pusa si Don, nagtataka kung bakit siya papunta sa lugar ng pink na slime. Pagdating sa lugar, tinitignan ni Don ang mga baguhang beast tamers at nagtataka kung sino sa kanila ang kanyang magiging master at doon, nakita niya si Bubbles habang siya'y naghahanap ng malakas na pet na mahuhuli. Nakakita siya ng pink na slime at napansin niyang cute ito kaya binuksan niya ang kanyang guide para sa mga newbie, gusto niyang malaman kung paano siya makakahuli ng pet. Tumawa si Don nang makita ang libro dahil ito'y gabay na kanyang isinulat 10 taon na ang nakakalipas para ma-scam ang mga bagong manlalaro. Sinubukan ni Bubbles na hulihin ang pink na slime gamit ang kanyang magic, kaso lang nabigo siya na mahuli ito ngunit determinado pa rin siya na hindi susuko at nagustuhan siya ni Don at nagnanais na maging kanyang master. Habang sinusubukan niya na hulihin ang isa pang pink na slime, sinipan ni Don ito palayo at hinayaan na siya ang mahuli. Nabigo si Bubbles at binati siya ng fairy sa kanyang unang pet ngunit umiyak siya dahil sa gusto niya ng cute na slime. Sinabi ni Don na cute rin siya, pero tiningnan siya ni Bubbles at tinawag siyang pangit. Ibinunyag niya na natroma siya sa mga kalansay na mandirigma noong siya'y nagsisimula pa lamang, kaya hindi siya nagnanais na magkaroon ng lahi nito bilang kanyang pet. Sinubukan ni Don na makuha ang kanyang loob. Sinabi niya sa kanya na minsan siyang gwapong prinsipe na na-inlove sa prinsesa ng kalaban, ngunit ang digmaan sa pagitan ng kanilang mga bansa ay nakaharang. Na-realize ni Bubbles na gasgas na ang kanyang kwento kaya sinubukan niyang gawing natatangi ito, sinabi niya na ang prinsesa ay na-inlove sa kanyang tapat na alalay na nagbigay sa kanya ng rejection letter ng prinsesa bago ito namatay. Ngunit sumpa ang sulat dahil nagselos ang prinsesa sa katapatan ng kanyang alalay kaya siya'y naging kalansay matapos basahin ito, nakita ni Bubbles na kawili-wili ang kwento at tinanong siya ni Don kung tutulong ba siya sa kanya na mawala ang sumpa. Ngunit gusto niyang tulungan si Don na hanapin ang alalay sa halip, sinasabi na dapat silang maging magkasama. Sinabi ni Don na patay na ang alalay pero maari nilang buhayin ito at tinawag ito ni Bubbles na romantiko at nagnanais siyang tulungan siya. Nagpasya siyang panatilihin si Don bilang alaga, patungo sila sa entrance ng lungsod kung saan pinahinto sila ng bantay, sinabi niya na ang mga alagang hayop na walang tali ay hindi maaaring pumasok kaya siya'y nakakuha ng isang kwelyo at sa wakas ay nakapasok siya sa lungsod. Habang sila'y naglalakad, inamin ni Bubbles na wala siyang alam tungkol sa laro pero sinabi sa kanya ni Don na maaari siyang magtanong sa kanya, sinabi niya na maaari rin siya na tretuhin ni Bubbles na parang isang player. Ngunit tumawa si Bubbles sa kanya, sinabi niya na hindi niya siya matatrato bilang ibang player dahil isa lamang siyang kalansay. Pero sinabi ni Don na magbabago ang mga bagay pagkatapos niyang makuha ang kanyang promosyon sa trabaho, si Bubbles ay nagsabi na kailangan nila ng malaking halaga ng pera para mangyari iyon. Inamin niya na wala siyang sapat na halaga dahil ginastos niya ang lahat ng kanyang pera sa pagkain, ngunit sinabi niya na makakahanap siya ng paraan dahil gusto niyang maging mabuting amo sa kanya. Na-realize ni Don na mabuti ang kanyang puso kaya binigyan niya ito ng ilang pera, sinasabi na mayroon na siyang sapat para sa promosyon sa trabaho. Ginugol nila ang natitirang bahagi ng araw kasama habang patuloy na sinusundan sila ng pusa na ninja. Sa gabing iyon, nagulat ang pusa na ninja sa kanyang amo, sinasabi sa kanya tungkol sa hindi pangkaraniwang halimaw na kanyang sinusundan. Alam ng amo na ang 10th anibersaryo ng quest ay may kinalaman sa isang matalino na NPC at natuklasan niya na kawili-wili si Don dahil ang halimaw ay isang NPC rin. Ipinakita ni Don kay Bubbles ang hall ng promosyon sa trabaho, sinabihan siya na maghintay doon habang siya'y nagdadaan sa proseso. Tinanggal ni Bubbles ang kanyang kwelyo at pumasok siya sa hall kung saan nakita niya ang estatwa ng promosyon para sa trabaho. Lumapit siya doon, gusto niyang ma-promote sa isang blogkin at sa kanyang paghahain ng kinakailangang mga materyales, tinanggap ng estatwa ang mga ito, pinahihintulutan siyang sumailalim sa promosyon sa trabaho at siya'y masaya na mayroon na siyang anyong tao, ngunit biglang nakatanggap siya ng system message. Samantala, iniisip ni Bubbles kung paano sinabi sa kanya ni Don na siya ang kanyang hidden quest, ngunit lumapit sa kanya ang isang squirrel. Sinabi sa kanya na mahirap ma-unlock ang mga hidden quests at iminungkahi na maaaring niloko siya ng kanyang alaga. Sinabi niya sa squirrel na level 20 ang kanyang alaga, pero ibinunyag ng squirrel na hindi siya dapat makakakuha ng level 20 na halimaw dahil mababa ang kanyang level. Kaya nagtapos sa salita ang squirrel na sinadya ng kanyang alaga na mahuli ito,
at niloloko lamang siya nito para makapasok siya sa lungsod at makakuha ng promosyon sa trabaho. Dagdag pa ng Squirrel tungkol sa isang alaga na nagpa-captured sa sarili nito upang ibalik sa player at manipulahin ito na gumawa ng kasamaan. Hindi nagawang tapusin ng player ang kontrata sa alaga at nagtapos sa pag-delete ng kanyang account, ginawang katatawanan ng buong server. Ang Squirrel ay nagpayo sa kanya na alisin ang kanyang alaga habang siya'y naglalakad palayo na may ngiti sa kanyang mukha. Lumitaw si Don sa kanyang anyong tao, umaasang maakit siya sa kanyang kabwapuhan. Kaso naguguluhan siya dahil naghihintay lang doon ang kanyang amo habang tinitingnan siya, biglang umiiyak si Bubbles at sinubukan palakasin ni Don ang loob nito. Sinabi niya kay Don ang mga kakaibang bagay na sinabi ng Squirrel sa kanya, tinatanong niya si Don kung nagsisinungaling ba siya sa kanya. Inamin ni Don na nilin lang niya si Bubbles, pero bigla na lang itong nag-kneel down sa harap niya at nagnanais na maging pinakamatapat na kanyang kawal. Hinawakan ni Don ang kanyang kamay, sumusumpa na protektahan siya habang bigla siyang umubo ng dugo, ipinapaliwanag niya na gumawa siya ng blood oath at ito ang pinakamatibay na ugnayan na maaaring nilikha nila sa laro. Ang laro ay pinaparusahan ang mga manlalaro na naglalabag sa blood oath at ginawa niya ito upang masiguro sa kanya na wala siyang masasamang hangarin. Sila ay kumuha ng ilang pagkain at ngayon ay masaya na si Bubbles, ngunit nagtataka si Don tungkol sa Squirrel. Iniisip niya ang kakaibang mensahe na natanggap niya na nagsasabing siya ay pinagmamasdan at kailangan niyang tapusin ang pangunahing quest kung nais niyang makakuha ng mas maraming sagot. Nakarinig si Bubbles ng pag-uusap tungkol sa pasukan ng Godhead Entrance Exam, tinatanong si Don tungkol dito at ipinaliwanag niya na ang Godhead Academy ay isa sa pinakamalaking paaralan sa laro at ituturing siya bilang isang alamat kung siya ay makakagraduate dito. Itinuro ni Don sa kanya ang registration table, sinabi sa kanya na ang unang lugar sa entrance exam ay bibigyan ng mga clue para sa pangunahing quest. Ang pangunahing quest ay ang yearly quest na ibinibigay ng mga developer ng laro, at noong nakaraang taon may digmaan na nangyari at dahil dito ang nagwagi ay nakakuha ng pinakamataas na grado ng artifact. Hinuhulaan niya na ang pangunahing quest para sa taong ito ay magiging mas mahirap, pero dapat ito ay may magandang mga gantimpala. Nagpapahiwatig na gusto sumali ni Bubbles. Kumakain siya ng kanyang pagkain at nagmamadaling tumakbo sa registration table habang patuloy na pinagmamasdan ng Squirrel na nalaman natin na siya yung master ng Cat Ninja. Nagpila sila sa registration table kung saan nakita ni Don ang ilang manlalaro mula sa Mega Guilds, ipinapaliwanag niya na ang Mega Guilds ay may higit sa 100 na miyembro at karaniwang binubuo ng malalakas na manlalaro. Inilantad niya na ang dalawang pinakamalakas na guilds ay ang Shenyuan at the Luminaries na may mga miyembro na nasa harap nila. Habang siya ay nagre-register, kinakabahan niyang nabanggit na siya ay nasa level 10 pa lamang na nakuha ang atensyon ni Jake at tinawag siyang noob, nag-alok si Jake na tulungan siya ngunit tumanggi siya, sinasabi na pangit ang mukha niya. Patuloy pa rin siyang nagpumilit na tulungan siya kaya nakaharap si Don sa kanya. Sinabi kay Jake na ang kanyang master ay sapat na mataas ang level para makalahok. Iniisip ni Jake na masyadong mahina si Don para protektahan ang kanyang master at nag-claim na kailangan niya ng isang malakas na tulad niya, ngunit minamasahin ni Don ang kanyang braso, sinabi sa kanya na puro siya lakas pero walang utak. Naglabas si Jake ng kanyang espada at nag-swipe sa ulo niya ngunit mabilis na nadodge ni Don ang kanyang pag-atake. Sinabi niya kay Don na itigil ang pag-iwas kaya ginamit niya ang isang spell para e-freeze ang lupa na nagdulot kay Jake na madapa. Nagalit si Jake, sinalakay si Don gamit ang kanyang ultimate skill kaso ni-cast ni Don ang kanyang ice spell mula sa lupa at pinigilan niya si Jake gamit ang kanyang espada ng yelo. Kinukulong niya si Jake gamit ang kanyang yelo at nagtapon ng mga blade sa kanya na nagpatalo nito. Na-impress si Bubbles. At ang lalaki sa registration table ay nagtanong sa level ng kanyang pet at inilantad ni Don na siya ay nasa level 34 na. Habang sila ay naglalakad sa paligid ng lungsod, nagtataka si Bubbles kung paano niya naabot ang level 34 at inilantad ni Don na pagkatapos ng kanyang trabaho ng promotion, nabasag ang kanyang level 20 cap at agad niyang naabot ang level 34. Sa sandaling iyon, sila ay nakakita ng isang pagnanakaw. Alam ni Don na ito ay isang low-level quest kaya hindi ito worth it na gawin, ngunit sinuri ni Bubbles ang babae at sinabihan siyang habulin ang magnanakaw. Nang maawa si Don, tumatakbo siya kasunod ng magnanakaw na mas mabilis pa sa kanya, kaya nagsimula siyang mag-isip na ito ay maaaring isang hidden quest.
Ni-freeze niya ang lupa na nagdulot sa magnanakaw na madapa at nakuha niya ang mga ninakaw na kalakal ngunit direktang lumapit ang babae sa magnanakaw. Sinuntok ito dahil sa palagi nitong pagnanakaw sa kanya. Lumitaw ang isang halimaw na pinangalanan na Hulk at dinala ang magnanakaw. Tinrato ng babae sila sa ilang pagkain bilang pasasalamat sa kanilang tulong. Na inilantad na siya ay laging ini-ignore at sila ang unang mga manlalaro na tumulong sa kanya, kaya mukhang mayroon siyang espesyal na gantimpala para sa kanila. Iniisip ni Don na kakatapos lang nila sa isang hidden quest at nagtataka kung anong uri ng kayamanan ang kanilang matatanggap, pero ito pala ay isa lamang business card. Nagpakilala ito bilang si Yokiyo, si Don ay nabigo dahil inaasahan niya na makakatanggap sila ng espesyal na bagay. Ngunit binigyan niya si Bubbles ng aklat at sinabi niya na ito'y isang gabay para sa Godhead Entrance Exam. Tiningnan ito ni Don at sinabing magandang pabuya ang aklat para sa hidden mission dahil makakatulong ito na mapabilis ang exam. Tinanong siya ni Bubbles kung bakit hindi siya nakatanggap ng anumang pabuya sa pagtulong niya sa kanyang job promotion at kung iisipin, tinawag niya ang kanyang sarili bilang isang hidden quest. Ngunit, sinabi ni Don na ang kanyang internal protection ang pabuya, na nagpasaya kay Bubbles. Tinanong niya si Don kung magsasama ba sila habang buhay, at doon napaisip si Don dahil sa plano niyang pagbabalik sa kanyang sariling mundo. Sinubukan niyang sabihin kay Bubbles ang totoo, ngunit sinensor ng sistema ang kanyang mga salita habang nagkukwento siya, kaya iniisip ni Bubbles na minumura siya nito kaya sinaktan niya si Don at umalis. Sinabi ni Don sa kanya na sinusubukan niyang ibahagi ang kanyang origin story, ngunit sinabi niya na alam na niya ang sinasabi niya kahit may censorship, iniisip niya na si Don ay isang maniakis. Sinabi ni Don sa kanya na tumigil sa pag-iimagine at nalaman niya na hindi niya may kukwento sa iba ang kanyang kwento, dahil masisensor ang kanyang mga salita at sinisi niya ang mga developer ng game dahil sa kanyang sitwasyon. Kaya wala siyang ibang mapipili kundi tapusin ang pangunahing quest para makabalik sa kanyang dating mundo. Gusto ni Bubbles na i-cancel ang pet contract, kaso ipinahiwatig ni Don sa kanya na huwag siyang iwanan dahil ginagamit lang niya ang lengguwahe ng mga skeleton warriors para purihin siya. Naniniwala si Bubbles kay Don pero sinabihan niya ito na huwag siyang magsinungaling at sinabi ni Don sa kanya na mananatili siya sa tabi niya hanggat naglalaro siya ng Azure Sky. Sa sandaling iyon, lumapit sa kanya ang isang ibon na nagbibigay ng mensahe na siya ay nasa ikawalong pwesto sa Godhead Entrance Exam, at ang kanyang exam ay magaganap sa susunod na linggo. Ito ay nagpasaya sa kanya, kaso lang iniisip niya ang pitong tao na mas mataas sa kanila, nababahala siya na baka mahihirapan sila na makuha ang unang pwesto. Pumunta sila sa mga skeleton warriors na ngayon ay nagtatayo ng kampo kasama ang mga goblin, natatakot si Bubbles sa kanila kaya sinubukan niyang tumakbo, pero sinabihan siya ni Don na huwag matakot dahil siya ang kanilang boss. Pinalibutan sila ng mga halimaw at sinubukan nilang atakihin si Don dahil sa hindi nila siya makilala, kaya bumalik siya bilang isang skeleton warrior at tinawag si Bonnie at Fatty. Si Fatty ay masaya na makita siya, ibinahagi niya ang naging kasalukuyan na sitwasyon na kung saan ang mga skeletons ay nakapagpaalipin sa mga goblins na nagpagawa ng tunnel at sinabi ni Fatty na may ginawa pa silang trono para sa kanya. Umupo si Don sa kanyang trono habang binibigyan ni Fatty ng tsaa si Bubbles. Tinanong ni Bubbles si Fatty kung siya ba talaga ay halimaw dahil nagawa nila ang mga bagay na sobrang kahanga-hanga, ngunit sinabi ni Fatty na nangyari ito lahat dahil kay Boss Don at doon ay inihayag rin ni Don na si Bubbles ang kanyang master. Sinabi niya kay Fatty at Bonnie na tulungan siyang mag-training, sinasabi na kailangan niyang maabot ang level 39 sa loob ng isang linggo. Dagdag pa niya sa kanila na maaaring magkaroon ng isa pang pet si Bubbles pagkatapos niya makuha ang kanyang job promotion, kaya sinabi niya sa kanila na tulungan siya na makahanap ng pet kapag nangyari iyon. Umalis si Don sa kampo para mag-training, nag-practice siya gamit ang kanyang mga bagong skills. Kinolekta niya ang mga kinakailangang materyales para sa promotion ni Bubbles, iniisip niya na kailangan niyang makuha ang mataas na marka sa exam para makabalik siya sa kanyang dating mundo. Nalaman natin na 5 araw na mula nang siya ay mapadpad sa mundong ito at nagtataka siya kung nag-aalala na ba ang kanyang mga magulang at mga kasamahan niya sa trabaho. Pero nakikita natin ang kanyang mga magulang na nag-e-enjoy ng kanilang oras nang wala siya at sa kanyang kumpanya, sinabi sa kanyang manager na nailipat siya sa ibang department kaya wala silang dahilan para mag-alala sa kanya. Pagkatapos ng 1 araw, ipinakita ni Fatty kay Bubbles ang ilang slimes,
Sinabi nila kay Bubbles na makakatulong sila sa kanya na makahuli ng isa. Pumili si Bubbles ng isa, natagpuan niya itong cute at tinulungan siya nito na makapagdulot ng pinsala, malapit na niyang mahuli ito nang bigla itong pinatay ni Jay. Nagalit si Bubbles, tinanong niya si Jay kung bakit niya pinatay ang kanyang slime at naalala siya ni Jay, tinanong siya tungkol kay Don habang siya'y nanginginig sa takot. Sinabi ni Bubbles sa kanya na wala si Don at nakahinga ng maluwag si Jay nang marinig ito, sinabi niya kay Bubbles na iniwan na siya ngunit tinawag ni Fatty ang ibang mga skeletons na tinignan ni Jay na mababa, iniisip na lahat sila ay mababang level. Ngunit, nagulat siya nang makita na ang pinakamababang level ng skeleton ay level 20. Itinapon ni Fatty si Bonnie patungo kay Jay, tinulak niya ito pabalik habang sinipa ni Fatty ang maliit na patutoy ni Jay. Napaluhod siya sa harap nila habang pinalilibutan siya, binugbog siya ng mga skeletons at itinali siya na parang baboy, nagplano silang ipakita siya kay Don. Nagtataka si Bubbles kung bakit hindi sumasagot si Don sa kanyang mga mensahe at bumalik siya sa kampo kung saan siya nag-log off. Nang bumalik siya sa totoong mundo, tinanong siya ng kanyang kaibigan patungkol sa laro, sinabi ni Bubbles na masaya ito at ibinahagi niya sa kanyang kaibigan ang tungkol kay Don. Tinawag niyang isang nakakawili na halimaw, pero frustrated siya dahil sa ilang araw nang hindi siya pinapansin ni Don, tinanong siya ng kanyang kaibigan kung sila ba ay nasa relasyon pero tinanggi ito ni Bubbles habang nag-login siya ulit. Habang nasa kampo, hiniling ni Bubbles na sana ay totoong tao si Don sa totoong mundo at nang marinig ito ni Don, tinanong siya patungkol dito pero sinabi niya sa kanya na wala siyang pakialam. Napansin ni Don na na-upset si Bubbles kaya sinabihan niya ito na nandito siya para sa kanya. Tinanong siya ni Bubbles kung bakit hindi siya nag-reply sa kanyang mga mensahe at tiningnan ni Don ang kanyang inbox, natanto niyang mayroon siyang maraming hindi pa nababasang mga mensahe mula sa kanya kaya nag-sorry siya sa kanyang master. Sinabi niya kay Bubbles na busy siya sa paghahanap ng materyales para sa kanyang job promotion at mayroon pa siyang ilang espesyal na pagkain. Naniwala si Bubbles. Nakita niya ang pagkain at tinanggap nito ang kanyang paghingi ng paumanhin. Maya-maya, sinabi ni Don sa kanya na oras na para sa kanyang job promotion at tiningnan niya ang kanyang inventory, kinumpirma niyang mayroon na siya sa lahat ng kinakailangang materyales. Sa sandaling iyon, dumating ang mga kaibigan ni Don at doon bit-bit nila si Jake, kaso hindi masyado nakilala ni Don si Jake dahil sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Pero binanggit ni Fatty ang tungkol sa araw na pinatay sila ng lalaking ito kaya na-realize ni Don kung sino siya. Iniisip ni Don na baka nagplano ng paghihiganti si Jake at maaaring mapahamak si Fatty kung pakakawalan nila ito, kaya sinabi niya sa kanila na igapos palagi si Jake. Pumunta sila sa lokasyon ng entrance exam kung saan nalaman natin na nasa level 39 na pala si Bubbles, excited na ipakita sa lahat ang kanyang progress. Habang binabasa ni Don ang gabay, nilapitan siya ni Yokiyo na nandoon din para sa entrance exam, nag-team up sila kasama siya at inihayag niya na siya ay nasa ikasyam na ranggo. Sinabi ni Don sa kanya na mas mataas ang kanilang ranggo pero inakbayan siya ni Yokiyo, tinawag siyang mayabang. Nagtipon sila sa harap ng dean ng akademya at ipinakilala ang isang elder na isa sa mga pinakamalakas na tao sa Azure Sky, pero bigla siyang nadapa at bumagsak. Agad siyang tinulungan ng kanyang assistant patungo sa isang upuan at inanunsyo ng lalaki na magsisimula na ang exam. Nagbukas siya ng ilang portals at pumasok doon ang mga kandidato, inihayag ng announcer na may pangalang Green Afro, na ang unang round ay gaganapin sa isang isla kung saan dapat makuha ng mga examinees ang tatlong Phantom Martin Pelts, kumpletuhin ang tatlong contraptions, at malutas ang tatlong magic puzzles. Ang pagkumpleto ng dalawa sa mga task ay magpapahintulot sa mga kandidato na mag-advance sa susunod na round pero tanging ang unang 50 lamang ang tatanggapin. Maaari silang umatake sa isa't isa sa panahon ng exam o bumuo ng mga team kung saan sila komportable, kaya ang lahat ay bumuo ng mga team habang ang dalawang kandidato mula sa mga nangungunang guilds ay dumating agad, at agad sila gumawa ng rivalry. Nakikita sila ni Bubbles na cute. Gusto niyang panatilihin sila bilang mga alaga pero binabalaan siya ni Don na huwag silang insultuhin, dahil sila ang mga unang binhi ng mga nangungunang guilds at sila ang dalawang nangungunang kandidato sa kanilang ranggo. Lahat sila ay nagpatuloy upang kumpletuhin ang mga task at iminungkahi ni Yokiyo na maghunting muna sila ng ilang Phantom Martens, ngunit alam ni Don na hindi ito magiging madali dahil ang lahat ay patungo na sa kagubatan.
sa tingin niya ay mas madali muna na kumpletuhin ang ibang mga task, sinasabi na mas mainam na maghiwalay muna. Si Yukiya at Bubbles ang tatapos sa mga contraptions habang si Don ay maghunting mag-isa ng mga Phantom Martens, sinasabi na madali lang ito. Samantala, ang Cat Ninja na si Mushroom ay tumatanggap ng mga utos na bantayan si Don, ginamit ni Don ang manual upang mahanap ang pinakamalapit na spawning point sa kagubatan at nakakita siya ng Phantom Martin. Sinubukan niyang patayin ito, ngunit masyadong mabilis at mayroon pa itong kakayahang maging immune sa pisikal na mga atake. Pero ginamit ni Don ang kanyang mahika upang patayin ito, na nakakuha ng pansin kay Green Afro at nagulat siya nang malaman na si Don ay isa lamang pet, pero nasa level 61 na siya. Ginamit niya ang gabay upang mahanap ang mga spawn point ng halimaw, na nagpapahintulot sa kanya na madaling kumpletuhin ang quest. Samantala, nakikita natin si Mushroom na minamasdan siya at nagulat siya sa kanyang amo na si Iwo, na madaling pinapatay rin ang mga halimaw. Nagtataka si Mushroom kung dapat ba niyang subukang pigilan si Don at napagtanto ni Iwo na isa itong magandang plano, bigla ang nagulat ni Don si Mushroom pero gusto lang niya na magbenta ng ilang pelts. Hindi niya gusto bumili pero inaasar siya ni Don, nag-aalok ng discount at ito ang nagpapagalit sa kanya, sinubukan niyang atakihin si Don na gumagamit ng kanyang bilis upang iwasan ang mga pag-atake. Sinubukan tumakas ni Mushroom kaso lang nahabol siya ni Don at sinusubukan pa rin na i-convince siya na bumili ng mga pelts, ginawa niya ang lahat upang makatakas ngunit patuloy siya na hinahabol ni Don. Napagod si Mushroom at nadapa sa lupa at tinanong siya ni Don kung bibili ba siya, pero sinabi niya na wala siyang pera. Nilagyan siya ni Don ng makeup at pinaglaruan siya bago bigyan ng ilang pelts at sinabihan siya na maging maingat sa pag-spy sa iba, nagulat si Mushroom kay Iwo. Sinabi sa kanya kung ano ang nangyari at inutos ni Iwo sa kanya na sabihin sa lahat na nagbebenta ng pelts si Don. Samantala, nahihirapan si Yukiya at Bubbles sa mga contraptions dahil tila may kulang silang isang component. Sinubukan ni Yukiya na i-assemble ang mga mata habang ginagamit ni Bubbles ang gabay upang tulungan siyang mahanap ang tamang parte, pero wala sa mga parte ang tila nagkakasya sa description. Iniisip ni Yukiya ang tungkol sa huling piraso. Hinihiling niya kay Bubbles na tulungan siya na mahanap ito pero sa sandaling iyon, natanggap ni Bubbles ang sandamakmak na payment notification, na pagtanto na maaaring dahil ito kay Don kaya kinontak niya ito, hinihiling na ipaliwanag kung ano ang nangyayari. Sinabi ni Don sa kanya na binayaran siya ng ibang mga manlalaro para matulungan silang makakuha ng ilang pelts pero sa totoo lang, itinago niya ang lahat, at inaalok ito sa mga manlalaro na may sobrang taas na presyo. Habang nag-aaway sila sa iilang halimaw na natitira sa kagubatan, kinundena ni Green Afro ang mga hakbang ni Don, tinatawag siyang mandaraya pero aminado siya na hindi ito lumalabag sa mga patakaran ng pagsusulit. Masayang tinatanggap ni Don ang pera mula sa ibang mga manlalaro na malungkot dahil halos sapat lang ang kanilang pera para bumili ng mga pelts, habang inaabala niya ang iba pang mga manlalaro na bumili rin ng kanyang mga kalakal. Ang ibang mga kalansay ay nanunood sa kanya, gustong matutunan kung paano kumita ng pera at napaisip ang mga ito na sobrang talino talaga ng kanilang boss. Tinitingnan ni Don ang sitwasyon, iniisip na nangunguna pa rin sila kahit na nagbigay siya ng ilang mga pelts sa ibang manlalaro kaya nagpatuloy siya sa kanyang negosyo, nakakakita ng ilang manlalaro na naghahanap din ng mga halimaw. Inaalok ni Don ang kanyang mga pelts pero nakakakita siya ng isang tao na gumagawa rin ng parehong bagay. Tinatawag siya para gayahin ang kanyang estratehiya at naghihanda ang dalawa para maglaban, pero nakita ni Don na aalis na yung ibang manlalaro kaya nilapitan niya sila at inalok ang kanyang mga balat, tinulak siya ni Bear Trap at inalok ang mga manlalaro ng mas magandang deal. Kaya nagalit si Don, ni-freeze niya ito at tinulak si Bear Trap palayo, nagkasubukan silang dalawa na makonvince ang mga manlalaro na bilhin ang kanilang mga balat, pero wala silang nagawa dahil umalis ang mga manlalaro. Nagkaroon ng argumento si Don at Bear Trap at nagpalitan sila ng masasakit na salita, akala ng ibang manlalaro na maglalaban sila, pero nagdesisyon silang magtulungan dahil nalaman nila na sila lang ang nagbebenta ng mga balat. Nag-iisip si Don ng plano at nakita niya si Bear Trap na lumapit sa isang babae at nag-offer siya ng mga balat para sa 200 ginto, pero inagaw ito ni Don at tinawag itong pangungurakot, mabilis na tumakas ang kasama ni Don at iniwan siya kasama ang babae. Inalok ni Don na ibebenta niya ang kanyang mga balat ng kalahating presyo, sabi ng babae,
Mahal pa rin daw ito kaya nag-alok si Don ng diskwento kung tutulong siya na maghanap ng bagong customer. Hahatiin nila ang kita at uulitin nila ang plano, ngunit papalit-palat sila ng papel, minsan si Don ang kontrabida at minsan naman ay si Beltrap. Pero napansin ng babae na magkasabuat pala sila, at nagtulungan sila upang mapalago ang kanilang negosyo, at doon pinapanood sila ni Mushroom habang sila ay kumikita. Gusto niya na lusubin sila habang nagtataka kung bakit sinabi sa kanya ng kanyang amo na ipahayag ang balita tungkol sa kanila. Umiikot siya at sinasabi sa mga tao tungkol sa mga balat na kanilang ibinebenta, at ito ang dahilan kung bakit mas dumarami ang mga tao na bumibili sa kanila. Samantala, ang pinakamataas na kandidato mula sa Shenyuan Guild na nagngangalang Ling, ay nakuha na ang mga balat ng Martin at naglalakbay na siya upang malutas ang magic puzzles. Ang kasama niyang si Jan ay isang enchantress, na isang napakahirap na trabaho kaya't wala masyadong manlalaro ang pumipili sa landas na ito. Sa sandaling iyon, nakasalamuhan niya si Sane mula sa Luminaries at pareho silang pumasok sa magic puzzle, hinamon sila ni Sane sa laban, sinabi niyang sino man sa kanila ang makakatagal sa loob ng bilog ang siyang mananalo. Tinanggap ni Ling ang kanyang hamon, sinugod niya ito gamit ang kanyang espada, ngunit ginamit ni Sane ang kanyang kalasag para i-block ang pag-atake habang mabilis na pinaikot ang kanyang sandata para lumikha ng apoy. Sinugod ulit ni Ling si Sane at natutulak niya ito ng pabalik, sinabi ni Ling na talo na siya at napagtanto ni Sane na wala na siya sa loob ng bilog. Gusto niyang lumaban ulit kay Ling ngunit nalutas na ni Jan ang puzzle, nagalit si Sane, sinabing cheater ang mga ito pero tumuloy si Ling sa susunod na round habang napansin ni Jan si Don at iniisip na interesante ito. Sinabi ni Sane na hinayaan niya lang si Ling na manalo para mabawasan ang kanyang mga kalaban at sisimulan na nila ang tunay na pagsubok sa susunod na round. Sa ibang lugar, ang apat na Panginoon ng Shenyuan ay nakasubaybay kay Sane at napasabi na nagawa ni Ling ng maayos ang pakikitungo sa kanya. Isa sa mga Panginoon na nagngangalang Dozen ay natatawa habang kinokontak ang isang babae mula sa Luminaries at sinasabi sa kanya na mahina ang kanilang top candidate. Binanggit ng babae na may tulong si Ling mula sa labas ng kanilang guild, pero sinabi ng isa pang Panginoon na nagngangalang Shang, na malaya siyang gumawa ng parehong ginawa ni Ling. Ngunit sinabi ng babae sa kanila na huwag muna silang magmadali dahil nasa unang round pa lang sila at tinapos na ang tawag. Ang mga Panginoon ay nagkomento rin sa pagganap ni Don, napaisip sila na may potensyal ito, ngunit nagtataka sila kung bakit wala pang ginagawa ang Assassin Syndicate sa kanya. Samantala, nalaman ni Yiwa na pumasa na si Lee at napagtanto na dapat na silang magharap sa pangalawang round. Humiga si Bubbles sa lupa, hindi mahanap ang huling bagay na pinapahanap ni Yokiyo sa kanya, bigla niyang na-realize na may nakapasa na sa unang round. Sinabihan niya si Yokiyo na tumingin sa taas, pero busy ito sa paghahanap sa mga bagay-bagay, sinabihan siya ni Yokiyo na kulang pa sila ng isang tipo ng component. Nalaman na paubos na ang oras kaya hinihiling niya kay Bubbles na tawagan si Don. Kinontak ni Bubbles si Don at binanggit na kailangan nila ng tulong niya, ngunit sinabi niya sa kanya na maging pasensyoso dahil normal lang na may mga manlalaro mula sa mega guilds na agad natatapos. Ipinakita ni Don sa kanya na maayos ang kanilang negosyo at nangako na ililibre siya ng pagkain gamit ang perang kinita niya. Ito'y nagpasaya sa kanya at sinabihan siya na magtrabaho ng mabuti bago tinapos ang tawag. Pumunta si Don sa kanyang kasama at ipinaalam na may isa nang nakapasa sa unang round, pero hindi sila nag-aalala dahil sa mas nakatuon sila sa kanilang kinikita. Nalaman ng isang mayamang babae na nagngangalang Sisi, na sila lang ang nagbebenta ng mga balat kaya lumapit siya sa kanila at binayaran ang ibang tao sa pila para makauna siya. Natutunan natin na nagastos ni Sisi ang 500 milyong ginto para bumili ng guild at ang lahat ng tao sa kanyang guild ay binabayaran ng hindi bababa sa 10,000 ginto kada buwan. Lumapit siya kay Don at gustong bilhin lahat ng kanyang mga balat pero sinabi ni Beltrap na baka ibenta ni Sisi ang mga balat sa mas mataas na presyo. Alam ni Don na may 7 tao siya sa kanyang grupo kaya inaalok niya na ibenta sa kanya ang 21 mga balat, ngunit sa dobleng presyo na 400 ginto bawat isa. Sinabi ni Sisi na magiging magaling siyang negosyante, pumayag sa presyo, at labis na natuwa silang dalawa sa perang kinita nila. Habang naglalakad palayo, inamin ni Sisi na gusto niya si Don at gustong kuhanin siya kung makakarating siya sa pangalawang round.
Malapit na silang maubusan ng mga balat pero na-realize ni Don na dapat sapat ang mga balat para makakuha ang bawat manlalaro ng tatlo, kaya nagtataka siya kung bakit hindi sapat para sa lahat, at doon napaisip sila na baka may iba rin na nag-aani ng mga balat. Samantala, nakita natin si Iwo habang nagpapahinga at naglalaro ng piano at natutunan natin na nagtago siya ng isang importante na component mula sa contraption challenge. Nagtataka si Green Afro kung balak niyang ibenta ito para kumita ng pera tulad ni Don, pero bigla niyang winasak ang lahat at inamin na nagtago rin siya ng mga balat at winasak din ito, gusto niyang babaan ang passing rate para sa unang round. Bumalik tayo kay Don at nakita natin ang mga manlalaro na nag-uusap kung paano sila naloko. Lumapit sa kanila si Iwo at sinabing naloko sila ng isang pet at iminungkahi niyang kunin ang mga balat sa pamamagitan ng puwersa, pero sinabi ng mga manlalaro na sinubukan nila ito, kaso lang, di nila kaya si Don dahil nasa level 60 na siya. Ngunit iniisip ni Iwo na kung magtulungan sila kasama ang iba, baka may pagkakataon silang manalo at tinanong sila kung natatakot ba sila sa isang pet habang ipinapakita niya na lahat ay nanonood ng kanilang kaganapan. Nagpa siya ang mga manlalaro na tapusin siya at ni-recruit nila ang ibang tao para sumali sa kanila. Tumawag si Bubbles kay Don at ipinaalam sa kanya na may nagtago ng huling component at hiniling sa kanya na sumama sa kanila. Sa sandaling iyon, sinabi ni Bear Trap na wala na silang customer at nakita nila ang isang grupo ng manlalaro na sumusugod sa kanila, kaya nagsimula si Don na tumakbo habang napatalon si Bear Trap sa kanyang likod. Mabilis niyang naabot ang lokasyon ni Bubbles, dumiretso sa kanila at sumama si Bubbles at tinanong siya kung bakit sila hinahabol. Ibinahagi ni Iwo kay Bubbles kung paano niya ini-scam ang mga tao at sinabi rin na hindi maganda ang pagpapalaki kay Don, kaya pati ang amo nito ay kanilang ililigpit. Nagdulot ito ng pagkabahala kay Bubbles at napatakbo pabalik, nagtataka kung ano ang dapat niyang gawin. Samantala, sinabihan ni Bear Trap si Don na tumakbo ng mas mabilis, pinaalalahanan na humahabol sa kanila ang ibang mga manlalaro. Nagsimula si Don na tumakbo ng mas mabilis, nagsisimulang makalayo pero iniutos ni Iwo sa isang pari na gumawa ng bilis na nagpapahintulot sa kanila na makahabol. Nahihirapan si Don na tumakas dahil pumipigil sa kanya si Bear Trap kaya hinagis niya ang kanyang kasama sa lupa habang napapalibutan sila ng ibang mga manlalaro. Sinubukan nilang atakihin si Don pero nagawang iwasan niya ang kanilang mga atake, tumalon sa kanya ang tatlong manlalaro at napaisip si Iwo na ito na ang katapusan niya, pero ginamit ni Don ang isang teknik na kanyang itinago na nagyayellow sa buong lugar at napipigilan ang lahat. Lumapit si Iwo at tumawa sa nakita. Napagtanto na matagal na mula noong may nagpagulat sa kanya. Kinontak niya si Mushroom at iniutos na hanapin si Don na tumatakbo pabalik sa kanyang amo kasama si Bear Trap. Pinagalitan sila ni Yokiyo dahil nagdulot sila ng gulo habang abala siya sa pagtatapos ng mga contraption. Nag-apologize sila sa kanya at iniutos niya sa kanila na hanapin ang nawawalang component ngunit alam ni Don na maaaring imposible ito, nagtataka kung may alternatibong paraan. Nakakita si Yokiyo ng kakaibang component na ipinaliwanag ni Bubbles na sinira niya, pero sinubukan niyang ayusin ngunit sa katunayan, nagbigay ito ng ideya kay Yokiyo. Nag-iisip siya tungkol sa muling pagkakabit ng mga component upang matapos ang mga contraption habang nagtatrabaho si Yokiyo, nagplano si Don na iligaw ang ibang mga manlalaro. Nag-aalala si Bubbles na maaring maakit din ni Bear Trap ang ibang mga manlalaro, ngunit sinabi ni Don kay Bubbles na huwag mag-alala. Napabulong siya ng tungkol kay Bear Trap bago siya tumakbo. Matapos si Don umalis, nagtaka si Bear Trap kung paano nahuli ni Bubbles ang isang makapangyarihang alaga at naalala ni Bubbles ang mga salita ni Don, kung saan sinusubukan ni Bear Trap na maghagilap ng impormasyon kaya sinabi niya sa kanya ang isang kakaibang kwento, kung saan siya ay nawala ng malay matapos uminom ng bubble tea at nagising na nasa harap niya si Don, na nagdulot ng pagkalito ni Bear Trap. Ipinadala ni Mushroom ang lokasyon ni Don kay Iwo habang nilantad niya na ang mga kasama ni Don ay nagtatayo ng contraption at iniutos ni Iwo sa kanya na dalhin ang mga tao sa kanila. Samantala, nagtatago si Don sa ibang mga manlalaro, nagtataka sila kung bakit maaari silang makipagsabayan sa kanya kahit mas mabilis ito sa kanila, ipinakita ni Iwo ang kanyang lokasyon at sinugod siya ng ibang mga manlalaro. Tumalon si Don at malapit ng matamaan ng isang pana ngunit sinira ito ng power ni Iwo,
Nagpatuloy si Don sa pagtakas kaso nahabol siya ni Yiwo na nagpakilalang kaibigan niya pero hindi talaga siya tiwala kay Yiwo. Sinubukan ng isang manlalaro na tamaan sila ng apoy pero umiwas sila, tumataas ang malaking bato mula sa lupa na nagbabara sa daan ni Don at nagpapahintulot ito sa isa pang manlalaro na makalapit sa kanya, sinubukan na atakihin siya gamit ang kanyang kasanayan ngunit na freeze ito ni Don. Gayunpaman, na-purify niya ang yelo habang hinahabol siya ng lahat na handang harapin siya, samantala, abala ang mga kasamahan ni Don sa pagbubuo ng contraption, ngunit dumating si Mushroom kasama ang grupo ng mga manlalaro, sinasabing si Bubbles ang amo ni Don. Pinagbantaan nila si Bubbles, sinasabing isuko niya ang kanyang alaga, ngunit pinrotektahan siya ni Beartrap. Iniisip nila na masama si Bubbles dahil naloko sila ng kanyang mga alaga, nag-alok siya na ibalik ang pera nila, ngunit ayaw ng mga manlalaro, sinasabing gusto lamang nilang patayin si Don. Samantala, ginamit ni Don ang kanyang ultimate skill sa mga manlalaro, kaso ito'y nagresulta sa pagkaubos ng kanyang mana. Pinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa kanila, at napagtanto ng mga manlalaro na naubusan na siya ng mana dahil sa hindi na niya ginagamit ang kanyang freezing spell. Ginamit nila itong pagkakataon upang atakihin siya gamit ang kanilang mga skill, at tila malapit nang matalo si Don, ngunit bigla ang dumating si Yiwo upang iligtas siya. Hiniling ni Yiwo na maging kanyang alaga si Don bilang kapalit ng pagligtas sa kanya, pero sinabi ni Don sa kanya na mayroon na siyang amo. Tinawag ni Yiwo ang amo ni Don na mahina, habang ginagamit niya ang kanyang skill para pigilan ang ibang mga manlalaro, kaso sinabi ni Don kay Yiwo na wala siyang pakialam sa kanya, binabalaan ni Yiwo na nauubos na ang kanyang pasensya at bigla siyang nag-teleport, iniwan si Don sa ibang mga manlalaro habang napaisip siya na wasakin na lang ito dahil sa hindi niya ito maaaring maging alaga. Samantala, ang grupo ng mga manlalaro ay nagdedemanda kay Bubbles na ibigay sa kanila si Don, at naguguluhan si Beartrap sa kung ano ang gagawin dahil sila'y outnumbered. Kaya nagpa siya si Bubbles na tawagin ang kanyang alaga, ngunit ito pala ay kanyang pink slime na tinatawag niyang Blobby. Napahiya ang mga manlalaro, tinatapakan ang kanilang pride dahil sa slime, pero iginiit ni Bubbles na mas malakas ang kanyang slime kaysa sa kanilang iniisip. Biglang nag-transform ito, lumaki ang katawan at nalaman na ito ay level 55, nagulat lahat sa nakita at natuwa si Bubbles sa bagong anyo nito. Naisip ni Beartrap na baka gusto ni Bubbles ang malalaking muscles kaya tinanong niya kung nakikita ba siya ni Bubbles na cute, ngunit sinabi niya na hindi dahil hindi siya pink. Nag-imagine si Beartrap kung siya ba ay pink. Pinadala ni Bubbles ang kanyang slime para umatake, pero bumalik tayo kay Don na sinasaktan ng ibang manlalaro. Inakala ni Yiwa na tapos na si Don habang siya ay natatawa tulad ng isang kontrabida. Ngunit may huling diskarte si Don at tumawag siya kay Bubbles at sinabihan siya na ibalik siya sa pet dimension, na nagpapahintulot sa kanya na iwasan ang mga atake at inaasar niya si Yiwa habang siya ay nawawala. Ang mga manlalaro ay napunta ang atensyon kay Yiwa, dahil inatake niya sila kanina para iligtas si Don kaya sinaktan nila ito. Samantala, nag-e-enjoy lang si Bubbles habang pinapanood ang kanyang Blobby na tinatalo ang mga manlalaro. Ngunit lumitaw si Mushroom sa likod niya na sinusubukan na atakihin siya ngunit ito ay sinangga ng lumilipad na kamay na bumalik kay Yokiyo at sinira niya ang sandata. Nagtataka si Bubbles kung natapos na ba niya ang pagbuo ng kanyang contraption, pero sinabi ni Yokiyo na na-distract siya sa nagaganap na labanan kaya plano niya na makisali. Sinugod niya ang mga manlalaro gamit ang kanyang mechanical arm na nagpapalipad sa ilan sa kanila. Bumalik si Don para sumama sa grupo. Ipinahayag ni Bubbles ang kanyang pagdating sa ibang manlalaro at natakot sila at kunwari ay bigla silang naging busy, iniwan lamang ang kanilang leader. Sinubukan niyang makipagnegosasyon kay Blobby ngunit sa huli ay tumakbo rin siya, namangha si Don sa bagong anyo nito at sinabi ni Bubbles sa kanya na mag-ingat dahil baka mapalitan siya sa grupo. Tuloy ang grupo sa pagkolekta ng mga parte at sa huli, si Yokiyo ang nakabuo ng mga contraption. Nagulat si Don sa kanyang nalikha at ipinakita ni Yokiyo ang kanyang bubble tea hat, mechanical knuckle buster, at rocket launcher. Nakakapagtaka para kay Green Afro ang mga contraption dahil kinailangan nilang i-salvage ang mga component para makalikha ng ganap na bagong mga device, ngunit sinabi niya na basta't gumagana ang mga ito, iyon na ang mahalaga. Sinubukan ni Bubbles ang cap at pinaliwanag ni Yokiyo na sa isang pagtanggo lamang,
ito ay magbibigay sa iyo ng bubble tea ng automatiko kaya pwede kang uminom kahit may ginagawa pa ang mga kamay mo. Ang kanyang knuckle busters ay maaaring wasakin ang mga target at maaaring wasakin din ang mga bato. Nagdesisyon si Don na huwag subukan ang rocket launcher at nagpasalamat siya kay Yakiyo sa kanyang trabaho. Sa puntong iyon, biglang lumitaw ang isang babae at handa na si Don para sa laban, ngunit mabilis siyang pinigilan ni Bear Trap. Sinasabi na ito lang ay ang kanyang asawang si Sue na pumunta para hanapin siya matapos malutas ang magic puzzle. Habang nagugulat ang grupo na mayroon siyang magandang asawa, nagagalit si Sue sa kanya dahil iniwan siya at sinaktan siya habang nanonood ang iba. Sumakay si Sue sa balikat ni Bear Trap at natuklasan niya na may tracking spell si Don, tinulungan niya itong tanggalin at nagtaka si Don kung sino ang maaaring naglagay nito sa kanya. Naaalala niya ng kanyang pinaglaruan si Mushroom at natanto na siya ang may kasalanan. Lumapit si Mushroom kasama ng iba pang manlalaro ngunit isinukol ng grupo ang kanilang mga item at nagpatuloy sa susunod na round habang sila ay lumilipad. Inaalala ni Don si Mushroom na babalikan niya ito sa susunod na round, sinabi ni Green Afro na sila ang pangalawang grupo na nakarating sa susunod na round at sila ay dinala sa isang isla kung saan sinabi sa kanila ni Sprite na pwede silang mag-relax habang hinihintay na matapos ang unang round. Naghiwalay ang grupo at kinuha ni Don ang pagkakataon na mag-relax, nagtataka kung ano ang kailangan nilang gawin sa susunod na round. Sumama si Bubbles sa kanya at pinahanga nila ang tanawin na magkasama ngunit sila ay nilapitan ng isang lalaki na nagsasabi sa kanila na gusto silang kausapin ni Sissy. Agad na tinanong ni Sissy si Bubbles kung ibebenta niya si Don, na nag-aalok na ibibigay sa kanya ang anumang gusto niya, ngunit tinanggihan siya ni Bubbles na sinabing hindi niya ito ibebenta kahit sa 100,000 ginto. Nagulat si Sissy sa narinig at sinabi ni Bubbles sa kanya na huwag umastang parang kayang bilhin lahat. Ngunit itinama siya ni Sissy at sinasabi na nagulat siya dahil mura lang pala si Don, binanggit kung paano siya handang magbayad ng 500,000 ginto para sa kanya. Natuwa si Don na malaman na nagkakahalaga siya ng ganito kalaki, ngunit hinahatak siya ni Bubbles palayo na sinasabing hindi pa rin niya ito ibebenta, ngunit lalong nagustuhan ito ni Sissy. Nagalit si Bubbles sa naisip niya tungkol sa nangyari. Pero iminungkahi ni Don na ibenta siya upang makuha ang ginto at pagkatapos ay maaari siyang magtaksil kay Sissy at bumalik sa kanya, kaso hindi siya pinaniwalaan ni Bubbles na iniisip na gusto lang niya ang pera. Sumali sa kanila ang natitira nilang grupo at ipinaliwanag ni Bubbles sa kanila ang sitwasyon, kaso interesado rin si Bear Trap sa pera, nagtataka kung gusto rin ba siya na bilhin ni Sissy, ngunit nagalit ang kanyang asawa at sinabihan niya ito na gusto lang niyang magtrabaho para sa ibang babae. Binati ni Green Afro ang lahat na pumasa sa unang round at ipinakita ang ranking ng mga manlalaro. Na-impress si Lee na makita si Don na nasa pangalawang pwesto habang nakikita niya ito bilang isang banta at nagalit naman si Shane na nasa pangatlong pwesto siya. Na-impress si Bubble sa kanilang ranking ngunit ipinangako ni Don na sila ay magiging nasa unang pwesto sa lalong madaling panahon. Pinakilala ni Green Afro ang susunod na event at lumalabas na ang pangalawang round ay magiging laro ng werewolf. Ipinaliwanag niya na sa laro, may araw at gabi na mga face at sa araw, bibigyan ang mga manlalaro ng identity cards at sa gabi ay pinapayagan silang umatake sa isa't isa. May tatlong iba't ibang mga identity, ang werewolf, detective at villagers, kung saan ang mga werewolves ay may mas mataas na attack rate sa gabi. Samantalang ang mga detective ay may kakayahang suriin ang identity ng ibang manlalaro at kailangan nilang protektahan ang mga villagers. Kapag natatalo ang isang manlalaro, ibinibigay ang kanilang mga puntos sa nakatalo sa kanilang ngunit kung sakaling atakihin ng isang manlalaro ang kanyang kasamahan, mapaparusahan siya at mawawala ang kalahati ng kanilang mga stats. Pagkatapos matalo ang isang manlalaro ay maaari silang pumili kung aalis na sa game o mananatili pa. Pero kung nais nila manatili hindi na sila maaaring makipag-interact sa ibang mga manlalaro. Ang simulang puntos ay batay sa mga resulta ng unang round at binigyan ng kanya-kanyang card ang bawat manlalaro. Napapalundag sa tuwa si Bubbles nang makita ang kanyang card ngunit pinapaalalahanan siya ni Don na panatilihing sikreto ito, sinasabihan siyang ang paghula sa identity ng isang manlalaro ang magiging pinakamahalagang bahagi ng laro. Nakikita natin na detective card ang nakuha ni Bubbles at sinabi ni Don na siya'y magsiyasat kay Mushroom dahil may masama siyang kutob dito dahil sa paglalagay ng tracker sa kanya noong huling round. Nakikita natin na werewolf card ang nakuha ni Mushroom at siya ay tumitingin-tingin para sa isang biktima,
ngunit lumalapit sa kanya sina Don at Bubbles na may kakaibang aura. Hindi maaaring atakihin ni Mushroom sila sakaling sila ay nasa iisang koponan at sinimulan ni Bubbles na himas-himasin siya. Sinabi ni Don sa kanya na natuklasan niya ang tungkol sa tracking spell ngunit nagpapanggap ito na hindi alam ng sinasabi niya, sabi niya ay hindi siya makakagamit ng anumang mga spell bilang isang ninja. Hinawakan siya ni Bubbles sa kanyang batok na nagpahina sa kanya, alam ni Don na pagkatapos ng unang ascension ng isang ninja ay nagkakaroon sila ng kakayahang gumamit ng mga spell. Sinindak ni Don si Mushroom at iminungkahi nito na sila'y maging isang koponan, ngunit ibinunyag ni Bubbles na alam nila na siya ay kaaway dahil siya ay isang detective. Wala nang ibang pagpipilian kaya pinaganya ni Mushroom ang kakayahan ng kanyang card na nagdodoble sa kanyang attack stats at inatake niya sila gamit ang kanyang kutsilyo ngunit madali itong naiblock ni Don, sinabi niyang kahit na nadoble ang kanyang atake ay hindi pa rin ito sapat para sa kanya. Sinubukan ni Mushroom na tumakas ngunit tinulak siya pabalik ni Blobby at nahinto siya dahil sa pag-freeze sa kanya ni Don. Pinasuot nila siya ng isang damit na pambabae at kinunan ng mga larawan, pero hindi niya makayanan ang kahihiyan at sinabi niya sa kanila na patayin na lang siya kaya pinadala ni Don si Blobby para tapusin siya at pinisa siya nito hanggang kamatayan. Nakuha ni Bubbles ang kanyang mga puntos at sila'y umalis para hanapin ang ibang mga werewolves. Nag-transform si Mushroom sa isang multo at ito'y naging kakaiba para kay Green Afro dahil nanatili siya sa laro at kahit hindi siya makakapag-interact sa ibang mga manlalaro, ay nakikita natin na ginagamit niya ang sign language ng mga assassin para magbigay ng impormasyon kay Hiwo. Nagtataka si Green Afro kung ito ba ay pandaraya at tinatanong ang din kung ito ba ay pinapayagan, ngunit natutulog lamang ito kaya ang kanyang assistant ang nakausap niya na pinuri sila sa kanilang natuklasan na loophole sa laro. Samantala, makikita natin si Nali at Jan na nag-uusap tungkol sa kung ano ang kanilang gagawin, gusto niling naharapin si Don ngunit pinapayo ni Jan na ito'y maaaring maging mahirap dahil level 60 si Don samantalang level 30 lamang sila, pero sinasabi ni Ling na kumpiyansa siya sa kanyang mga lakas. Binisita sila ni Yiwo at sinuri ni Jan ang kanyang identity at nakita nila na isang simpleng villager lamang siya. Sinasabi ni Yiwo na ang kanilang mga guild ay nagtulungan sa nakaraang pangunahing quest kaya nagmungkahi siya na bumuo ng alyansa, at binigyan niya sila ng listahan ng mga identity na natuklasan ni Mushroom para sa kanya ngunit ayaw ni Ling ang kanyang tulong, iniisip niya na sapat na ang kanyang lakas para manalo ng walang tulong mula sa kanya, kaya iniwan na lamang niya sa kanila ang listahan at sinabi niyang pag-isipan ang kanyang alok. Sa huli, nagawa ni Ling na matalo ang karamihan sa mga tao sa listahan at sinasabi niyang tinitingnan lamang niya ang listahan para malaman kung ano ang balak ni Yiwo. Sa palagay ni Jan, ang plano niya ay gawin siyang may pinakamataas na score para ang natitirang mga manlalaro ay tutulong sa kanya pero hindi nag-aalala dito si Ling. Sa sandaling iyon ay dumaan sina Don at Bubbles at agad na nadama ni Don ang kanyang intensyon na pumatay, kaya agad na naghanda sila para sa isang labanan at sinugod siya ni Ling gamit ang kanyang espada, lumikha si Don ng isang ice barrier at mabilis silang tumakas. Sinira ni Ling ang yelo at pinuri si Don at iminungkahi ni Jan na dapat nilang subukang i-recruit siya. Kinabukasan, nagpapahinga sina Don at Bubbles sa beach at sinamahan sila ng kanilang mga kaibigan, nabanggit ni Yukiya na siya ay nakapagbigay ng 5 puntos at sinabi ni Beartrap na siya rin ay nakapagbigay ng 5 ngunit pinagalitan siya ng kanyang asawa dahil tulog siya habang siya ay lumalaban sa werewolf. Lumapit sa kanilang grupo ang 2 tao at naamoy ni Tarzan si Don at bigla siyang tumalon sa kanya na tinatawag siyang ina. Nagtataka si Don kung ano ang nangyayari at sinabi ng kasama ni Tarzan na si Eve na pinalaki si Tarzan ng mga halimaw at kaparehas ng amoy ni Don ang kanyang ina. Agad na tumanggi si Don na maging ina niya at sinabi ni Eve na may mahalagang bagay siyang gustong mapag-usapan. Nakahiga si Tarzan sa binti ni Don habang sinasabi ni Eve na nakita niya si Mushroom na palihim na pumasok sa kwarto ni Hiwo kaya sa palagay niya ay nagtatrabaho sila ng magkasama, at iniisip nila kung ano ang habol ni Hiwo. Nagtataka si Don kung bakit sinasabi nila sa kanila ang lahat ng ito at sinabi ni Eve na bilang mga individual na manlalaro, wala silang laban sa mga malalaking guild kaya iminungkahi niya ang pagbubuo ng isang alyansa. Sa palagay ni Beartrap ay magandang ideya ito, ngunit nag-aalala si Don na baka sila'y maisahan, kaya agad na nangako si Tarzan na hindi niya lolokohin ang kanyang ina at sa huli ay pumayag si Don sa alyansa. Pagkatapos ng pulong ay lumitaw si Green Afro na ina-update ang mga score at si Ling ay nangunguna ng malaki na may 60 puntos.
Lumapit si Link kay Don at sinasabi na binibigyan niya ito ng karapatan na makipag-usap sa kanya pero hindi nagustuhan ni Yuki ang kanyang mayabang na ugali at sinabi niya na magpakumbaba siya. Pumayag si Don na makipag-usap sa kanya at inimbitahan siya ni Link na sumali sa kanyang guild, at dito ay nagtataka si Don kung bakit niya dapat isaalang-alang ang alok. Sinabi ni Link na nararamdaman niya na gusto niyang malutas ang main quest kaya ang pagsali sa kanyang guild ay magbibigay sa kanya ng pinakamahusay na pagkakataon. Ipinakita rin ni Link ang kanyang espada at sinasabing imposible para sa kanya na matalo. Nagtatanong si Bubbles kung ano ang espesyal sa kanya at ibinunyag ni Don na ito ay isang artifact mula sa nakaraan na main quest at may kakayahan na palakasin ng 4 na beses ang mga katangian ng isang tao. Sinabi ni Link sa kanya na wala siyang pag-asa na malutas ang main quest mag-isa at pinayuhan siyang sumali sa kanila. Ngunit mas interesado si Don na pakainin si Bubbles ng mga prutas at nag-request si Bubbles kung pwede nilang dalhin ang mga prutas pag alis nila. Inamin ni Don na napaisip siyang sumali pero sinabihan siya ni Bubbles na mas maganda na mayroon siyang koponan na iginagalang siya, at dahil dito nagpa siya si Don na hanapin ang paraan upang talunin si Link. Sa gabi ay nagtipon ang grupo at naghanda para sa susunod na hakbang. At dito ipinahayag ni Don sa kanila ang tungkol sa sandatang espesyal ni Link at sa tingin niya ay mahirap itong kalabanan kahit na silang lahat ay magsama-sama pa, hindi siya sigurado kung mananalo sila pero sinabi rin ni Don na may plano siya. Nakipagkita sila kinabukasan kay CC na nag-akala na handa na si Bubbles na ibenta si Don sa kanya, pero sinabi ni Bubbles na hindi niya ito mabebenta dahil itinuturing niya itong kaibigan kaya nagpa siya si CC na mag-alok ng 2 beses na halaga ng pera. Iniisip ni Don sa halaga na iyon ay mabibili niya na ang ibang pet na mas malakas pa sa kanya, ngunit sinabi ni CC na gusto niya ito dahil matalino siya. Sinabi ni Bubbles na narito sila upang bumuo ng isang alyansa at nagtataka si CC kung bakit siya dapat sumali. Sinabi ni Don sa kanya na maipapakilala niya siya sa iba pang matalinong alagang hayop at agad na napaniwala si CC na nagutos sa kanyang mga tauhan na tulungan sila. Sunod na lumapit si Don kay Yui at nagpanggap na nagpapasalamat sa tulong niya noong hinahabol siya ng ibang mga manlalaro, at kahit pareho nilang alam ang katotohanan sa likod ng paglapit na ito ay nagpanggap silang magkaibigan upang magkasama silang magtrabaho, at nagmungkahi si Don na sabay-sabay silang sumalakay kay Link upang matalo ito. Si Yui ay nag-iisip kung ano ang makukuha niya sa pagpayag dito at sinabi ni Don na ibibigay sa kanya ang huling suntok upang makuha niya ang lahat ng puntos ni Link. Sa kabila ng alok na ito ay nagpasya siya na tulungan ito bilang isang kaibigan. Pagkatapos ay pumunta si Don kay Sane at ginamit ang pagiging magkaribal ng 2 upang himukin ito at nagpasya nga ito na sumali sa alyansa. Ibinunyag niya na si Link ay magiging isang werewolf ng gabing iyon kaya maaari nilang sabay-sabay itong salakayin. Sa gabi ay ginawa nila ang plano. Lumapit si na Don at Bubbles kay Link at tinawag silang matapang nito dahil sa paglapit sa kanya pero sinabi ni Bubbles na hindi sila nag-iisa. Nagtawag siya ng kanyang mga kakampi ngunit agad na umatake si Link diretso sa kanila at agad na nakarating sa likod ni Don, tumalon si Tarzan sa harap upang harangan ang atake at naputol ang kanyang kamay, ngunit mayroon siyang pambihira na bilis ng pagpapagaling sa sarili na ikinagulat ni Link. Muling inatake ni Link si Tarzan at nakawala siya pero umatake si Don gamit ang kanyang yelo. Lahat sila ay nagsimulang umatake sa kanya mula sa iba't ibang mga anggulo ngunit tila mas lamang pa rin si Link. Namangha si Don sa espada ngunit alam niya na may 5 selyo na kailangan para mabuksan ang bawat antas ng ascension, at sa tingin niya ay 1 selyo lamang ang meron ito pero sinabi ni Link na sapat na iyon para matalo sila. Inutusan ni CC ang kanyang mga tao na umatake at nakikita natin na sinusubukan nilang bigyan ng sapat na panahon si Don upang makaatake. Sumalakay si Don sa kanyang skeleton form at pinahinto ang espada na walang kahirap-hirap naman na natanggal ni Link. Dito ay nagpa siya siyang tapusin ang labanan at hinati niya si Don sa 2 ngunit agad din na naayos ni Don ang sarili at ibinunyag na sa skeleton form niya ay malaya na nakokontrol niya ang kanyang katawan. Bigla namang napansin ni Link ang isang ritual sa malayong lugar kaya't nagmadali siyang pumunta roon. Nakita natin na ginagamit ni Sane ang isang artifact na tinatawag na Pandora's Box at ginagamit para isakripisyo ang ibang manlalaro at makuha ang lahat ng kanilang mga puntos. May mahigit sa 20 tao na isinasakripisyo ngunit kailangan pa niya ng 1 minuto upang matapos ang ritual, kaya sinugod siya ni Link ngunit hinarang ito ni Yiwo na sinabi sa kanya na sana ay pumayag siya noon na bumuo ng alyansa sa kanya nang may pagkakataon pa. Sinugod niya ito pati si Bear Trap,
at dahil sa pagsipa niya dito ay nagalit ang asawa nito at ikinulong si Ling. Dumating ang ibang grupo ngunit ibinato ni Ling ang kanyang espada kay Sane, agad na gumawa si Don ng isang yelong barikada na agad rin naman na nasira. Mabuti at nagawa ni Bubbles na tawagin si Blobby sa tamang oras at sapat na ito upang pigilan ang espada. Natapos ang ritual ni Sane at nakakuha siya ng napakalaking kapangyarihan, sinabi ni Don sa kanya na tapusin na niya ang natitirang laban habang siya ay humiga upang magpahinga. Excited si Sane na bumawi at sumalakay kay Ling pero sinabi ni Ling na siya ay isang pari lamang at kahit na may dagdag na katangian ay hindi pa rin niya kayang manalo. Nang bigla ay sinaksak si Ling mula sa likod at lumalabas na nagsinungaling lamang si Don na magpapahinga. Nabawasan ang health stat ni Ling at agad na ginamit niya ang kanyang trump card na nagbigay ng bagong kapangyarihan sa kanyang espada at nag-activate sa kanyang Shadow Lotus form, sinabi ni Green Afro na kasama ng kapangyarihan ng werewolf, mayroon ng 8 beses na puwersa si Ling ngayon. Nagsimula si Ling na pangunahan ang laban at madali niyang natatalo ang lahat. Gumawa siya ng lotus sa langit na nagdulot ng pinsala sa lahat ng nasa paligid nito, ngunit natigil ang atake sa pamamagitan ni Sane na ibinunyag ang isa pang artifact na tinatawag na Ever Soul, na may kakayahan na mag-imbak ng isang teknik upang gamitin niya. Ginaya ni Sane ang anyo ng Shadow Lotus ni Ling at iniisip ni Ling na hindi niya ito magagamit ng pareho sa kanya, nagpalitan sila ng mga suntok at tinulungan ni Don si Sane, pero agad na bumalik si Ling at sinaksak si Don sa dibdib na tila magiging dahilan ng kanyang pagkamatay, subalit nagsimula na umangat muli ang health stats ni Don habang ibinabahagi ni Bubbles ang kanyang HP sa kanya. Hinawakan ni Don si Ling at pinahinto ito gamit ang yelo kasabay nito ay ibinigay ni Sane ang huling suntok na nagdulot ng malaking pagsabog at nagwakas ng laban kay Ling. Sa kabilang banda, ang kinatawan ng Luminaries ay nagyayabang tungkol sa kanilang tagumpay sa harap ng 4 na Shenyuan Elders, pero sinabihan sila ng mga elder na huwag magyabang dahil babawi sila sa main quest at agad na tinapos ang tawag. Naisip ng mga elder na kailangan nilang pangaralan si Ling dahil sa pagiging masyadong mayabang, subalit napunta ang kanilang atensyon kay Don at sinasabi na kailangan nilang pag-aralan ang pagkatao nito. Nagdiwang ang lahat ng mga manlalaro sa kanilang tagumpay, ngunit biglang lumitaw si Ling bilang isang multo at nakipag-usap siya habang nasa tabi ng portal at hiling niya na makausap si Don. Naisip ni Yukiya na ito ay para sa paghihiganti pero ang totoo ay muli na inanyayahan ni Ling si Don na sumali sa kanyang guild at pinayuhan siya na pag-isipan ito habang umaalis. Nagtanong si Bubbles kung ito ba ay nakakapukaw ng interes niya, ngunit tumanggi si Don na sumali sa isang mega guild at matapos ay sinabihan niya ang lahat na magpahinga na. Sa sumunod na araw ipinagdiwang nila ang kanilang tagumpay kasabay ng paglitaw ni Green Afro na may update sa mga puntos at ang resulta ay hindi inaasahan at tila nagbigay surprise sa lahat. Si Iwo ang nasa unang pwesto at mukhang matapos matalo ni Sane si Ling, ay inambush niya ito at kinuha ang lahat ng kanyang puntos. Nagtitipon ang grupo sa kanilang bahay at nagtataka si Bear Trap kung paano nito nakuha ng ganun na lamang ang puntos mula kay Sane, kaya ipinaliwanag ni Don na ang Pandora's Box nito ay may kahinaan din dahil kapag ginamit niya ito, siya rin ay mawawala ng lakas sa loob ng 48 oras pagkatapos. Nagulat si Bubbles na alam niya ang maraming detalye tungkol sa artifact at naisip din ni Eve na siya ay kakaiba, ngunit hindi ito pinansin ng lalaki upang hindi na magpatuloy ang usapan na iyon, at sinabi na kailangan nilang malaman kung paano tatalunan si Iwo. Sa palagay ni Yukio, magtatago lamang siya dahil mataas na ang kanyang puntos subalit tinukoy ni Don, na kung pagsasamahin nila ang lahat ng kanilang puntos, magkakaroon sila ng parehong antas ng lakas katulad niya kaya sigurado siya na susubukan nito na sila ay atakihin. Sinabi niya rin na mayroon silang 2 pagpipilian, maaari nilang subukan na talunin si Iwo o maaari nilang subukang sayangin ang kanyang oras, habang sila ay kakalap ng mas maraming puntos para sa kanilang koponan. Tiningnan ni Bear Trap ang kasalukuyang identity ni Iwo, at nalaman nila na siya'y magiging lobo sa gabing iyon at sa tingin niya, hindi nila dapat itong maliitin habang nag-alala si Bubbles dahil maaaring may artifact din siya, kaya nagpa siya si Don na susubukan nilang sayangin ang oras nito sa pagtatago at silang lahat ay maghihiwalay pagsapit ng gabi. Habang naglalakad ay bigla itong nagpakita kila Don at Bubbles. Nagpanggap si Don na kakampi pa rin ang tingin niya rito pero agad na sinimulan nito na atakihin sila. Tina-target niya si Bubbles ngunit agad na naprotektahan siya ni Don, natulak pabalik si Iwo at sinabi ng lalaki sa kanya na werewolf din si Bubbles,
kaya siya ay manganganib din kung papatayin niya ito. Sa impormasyon na ito ay hindi siya naniniwala, dahil kung talagang werewolf si Bubbles ay hindi siya kailangang protektahan pa ni Don. Ginamit niya ang isa sa kanyang mga skill na agad na hinarang nito, subalit siya'y nakulong sa isang hawla habang sinubukan tumakbo ni Bubbles, pero nahabol siya ni Yiwo kaya tinawag niya si Blobby para protektahan siya. Sinubukan itong kontrolin ng lalaki at sinabi sa kanya, na ang manipulation ay isang pangunahing skill ng mga assassins kaya sila ay mahigpit na kalaban ng mga beast tamers. Nagsimulang umatake si Blobby ngunit siya ay natrap din, habang sinusubukan ni Don na lumabas sa hawla gamit ang kanyang yelo, mabuti na lamang at nasira ito at kasunod niyang pinakawalan si Blobby. Mabilis na tinawag ni Bubbles muli si Blobby habang lumalaban si Don kay Yiwo, nang biglang nagbago ang blade nito sa isang chain at ginamit upang saksakin si Don, dito sa tingin niya ay natapos niya na ito subalit biglang nag-transform ang lalaki, at ginamit ang kanyang braso para umatake na tumagos sa katawan ni Yiwo, at dito ibinunyag niya na bilang isang skeleton ay hollow ang kanyang katawan kaya't hindi nakakaapekto sa kanya ang ginawa nito. Sa tingin ni Bubbles ay nakapuntos na sila pero sinabi ng lalaki sa kanya na tignan ang kanyang board, at nakita niya na hindi nag-increase ang kanyang puntos. Sa kabilang banda ang katawan ni Yiwo ay natuklasan nila na isa lamang clone, kasabay ng pagkarinig nila sa boses nito na pinagtatawanan sila. Sumalakay muli ito gamit ang kanyang chain blade subalit lumitaw si Bear Trap, at ang kanilang iba pang kaalyado para tulungan sila, at muling lumitaw si Yiwo at sinabing wala silang pag-asa. Gumawa siya ng marami pang clone ng kanyang sarili at sinugod ang grupo, nahirapan ang mga ito laban sa kanya at napalibutan sila ni Yiwo, habang ito ay nag-activate ng kanyang artifact na nagkulong sa kanilang lahat. Sinubukang tumakas ni Don gamit ang kanyang yelo ngunit agad siyang napaatras, habang sa kabilang dako ay pinuntirya ni Yiwo si Bubbles pero dumating si Yukio sa tamang panahon upang sagipin siya. Tumawag si Yiwo ng kanyang mga clone upang sugurin si Bubbles mula sa likuran, subalit napigilan siya ni Sue at sinamantala ang pagkakataon upang i-teleport ang dalawa palayo. Nakawala si Yiwo mula sa kanyang spell at ikinulong din siya gamit ang kanyang skill, hinabol ang dalawang babae at nang handa na nitong tapusin si Bubbles, ay pinigilan ni Yukio ang kanyang blade at ito ang nasaksak sa likuran. Binaril nito ang kanyang braso bilang huling paraan upang lumaban subalit bumagsak siya sa lupa, ayaw sumuko ni Bubbles kaya tinawag niya si Blobby para lumaban pero sa tingin ni Yiwo ay boring ito dahil madali niya itong natalo. Sa kabilang banda sinubukan ni Don na makawala ngunit lalong naging masikip ang kulungan, at malapit na silang maipit at dito ay biglang nagwala si Tarzan na nagnanais protektahan ang kanyang ina na si Don, at naglabas ng malakas at matinding sunod-sunod na pag-atake na lubusang nagsira sa harang. Nang makawala ay agad na nakita ni Don si Yiwo na lumalapit kay Bubbles, at kasalukuyan na aatake gamit ang kanyang blade pero nasalag ito ng babae sa pamamagitan ng shield ability na binigay sa mga villagers. Dito ay nasigurado ng kalaban na isa siyang villager matapos makitang gamitin ang kakayahang iyon, kaya mas naging seryoso siya na tapusin si Bubbles, at nang malapit na ito ay sumigaw si Don na isummon siya at dumating siya sa tamang panahon sa harap nito. Agad siyang gumawa ng isang dragon na yelo at pinigilan ang pag-atake ni Yiwo, dito ay natanggal ang maskara nito at nagulat si Don na makitang kamukha niya ang lalaki. Sinamantala ito ng kalaban at sinaksak ang babae mula sa likod, agad na tumakbo si Don papunta sa kanya at tumawa si Yiwo dahil sa tingin niya'y natalo na sila, subalit biglang bumangon si Bubbles. Nawala ang kalahati ng kanyang stats at lahat ng kanyang puntos dahil isa rin palang lobo si Bubbles, nagtataka si Yiwo kung paano ito nangyari at tinapos siya ni Don, habang sinasabi nito na pinaalam niya ang totoo sa simula pa lang, at kasalanan niya dahil hindi siya pinaniniwalaan. Tinanong ni Yiwo kung paano nagamit ni Bubbles ang espesyal na shield ability ng isang villager, at ibinunyag ng babae na dahil ito kay Yukio na gumamit ng kanyang kakayahang villager, para i-shield si Bubbles upang maloko siya. Nagsisimula ng maglaho si Yiwo matapos matalo, at tinanong ni Don kung bakit magkamukha sila, dito ay lumalabas na ito ay may kaalaman tungkol sa buhay ni Don sa tunay na mundo, at sinabi na ang mga magulang at kasamahan niya sa totoong mundo ay nakalimutan na siya. Naglaho ito ng tuluyan bago pa makapagtanong ng ibang bagay sa kanya si Don, at sa sandaling iyon ay bigla ang lumapit si Jan,
Sinabihan ni Don si Bubbles na tumakbo ngunit nahuli siya ni Jan at kaagad silang lahat ikinulong. Kasabay ng countdown ng laro patungo sa katapusan ay umatake si Jan gamit ang isang talisman, subalit kasabay nito ay nagtapos na ang laro. Ang sampu na nangungunang manlalaro ay pumasa sa pagsusulit para makapasok sa akademya. Nagsisimulang lumabas ang mga manlalaro at sinubukan ni Green Afro na interviewin sila pero walang interesadong makipag-usap sa kanya. Inihayag ang top 5 na mga kandidato, at lumabas na si Bubbles ang nasa unang pwesto. Nagdiriwang ang dalawa sa kanilang panalo at ibinigay sa kanila ang hint para sa main quest. Nagtapos na ang seremonya ng pagbibigay ng parangal pero biglang may ideya si Don, sinabi niya na sila'y nanalo dahil sa tulong ng lahat kaya nagdesisyon siyang ibahagi ang hint sa lahat. Habang binubukas niya ang sulat, ipinakita na ito'y isang tula na nagsasalaysay tungkol sa isang daan, na magdadala sa ibang mundo at magbubukas ng bagong kapanahunan, at nang makita ni Don ang sulat ay nakilala niya ang marka na kapareho ng marka sa kanyang ulo. Umalis si Sane matapos marinig ito habang nakikipag-usap sa kanyang guild, at lumalabas na alam na nila ang tungkol sa clone na ito at sila'y nainis na ibinunyag ito ni Don sa publiko. Sa kabilang dako, sa tingin ng mga matatandang Shinyuan ay malapit nang lumitaw ang daanan, at sila'y nadismaya na pinayagan ni Jan sina Don at Bubbles na manalo. Nakita natin ang iba pang mga manlalaro na nagrereklamo tungkol kina Don at Bear Trap na sila'y niloko, at agad na tumakas si Don at Bubbles sa lugar, tumakas sila kasama si Yukio at natagpuan nila si Jan sa daan, na nagbunyag na si Naive at Tarzan ay nagtatrabaho para sa kanya, nakita natin ang marka sa kamay ni Don at nalaman natin na sa huling sandali ng laro, naglagay si Jan ng sumpa ng kamatayan sa kanya at nagsabi na siya'y hanapin pagkatapos ng laro. Nagtataka ang lalaki kung bakit sila tinulungan nito, at ipinahayag ng babae na gusto niya na makipag-usap sa kanya at kay Yukio lamang, dahil hindi maiintindihan ni Bubbles ang kanilang pag-uusapan dahil siya'y mula sa ibang mundo. Nagalit ang babae nang marinig ito pero hiningi ni Don na bigyan sila ng ilang sandali para makapag-usap, at pumunta sila sa isang kafe at ibinunyag ni Jan na alam niya ang tungkol sa tunay na mundo. Sinabi na ang ilan sa mga karakter sa Asher Sky ay nagkaroon na rin ng kamalayan dito. Tinanong niya si Yukio kung ano ang alam niya tungkol sa mga manlalaro at binanggit nito ang kasaysayan noong nakaraang 4 na taon. May isang grupo ng mga tao ang dumalaw sa kanila mula sa ibang mundo, at ang mga taong ito ay kinilala bilang mga manlalaro. Ipinagbigay alam niya rin na sa panahon na iyon ay may dalawang kalagayan na maaaring magkaroon ang mga manlalaro. Una ay maaari silang online characters kung saan maaari silang makipag-interact, o offline characters kung saan nagiging mga estatwa sila, subalit hindi sila maaaring saktan. Sinabi ni Jan na ganoon din ang kanyang inakala, at binanggit niya kung paano siya nagtrabaho noon sa The Shaolin Mountain bilang receptionist, kung saan may dalawang manlalaro siyang palaging kinakausap at sinasabi sa kanya ang tungkol sa kanilang mga pakikipagsapalaran. Madalas silang mag-offline para magpahinga ngunit isang araw, matapos silang umalis ay hindi na sila bumalik ng mahabang panahon. Sa bandang huli, ang babae lamang ang bumalik at nagtaka si Jan kung nasaan ang kanyang kaibigan subalit sinabi ng babae na namatay ito, hindi niya ito naintindihan dahil inaakala niyang muling mabubuhay ito pagkatapos mamatay. Ipinaliwanag ng babae na mayroon lamang silang isang buhay sa tunay na mundo, at sa pagkakataon na iyon ay namulat ang kanyang isipan at siya'y labis na nalungkot, iyon din ang punto na siya ay nagkaroon ng kamalayan sa kabilang mundo. Marami pa siyang natuklasan sa mundo na ito at ang ilan ay, kung paano lumalaki ang mga tao ng walang mahika o levels, nagtatrabaho para mabuhay, mayroong sariling mga anak at sa bandang huli ay tumatanda at namamatay. Nagulat si Don kung paano niya natutunan ang lahat ng ito, dahil nang subukan niyang makipag-usap kay Bubbles tungkol dito ay sinesensor siya ng system ng laro. Binanggit ni Jan na hindi pinahihintulutan ang mga NPC na makipag-usap sa mga manlalaro tungkol dito, ngunit sinabi niya na natutunan niya ito mula sa ilang mga manlalaro na naging mga NPC, at sinasabi niya na siya ang unang manlalaro na naging monster. Nagtataka si Don kung ano ang nais nito mula sa kanya, at sinabi ni Jan na may kinalaman ang main quest sa pagkakakonekta ng dalawang mundo, kaya gusto niyang makahanap ng paraan para makapunta rito. Inihayag niya na nagtrabaho siya kasama ang Shinyuan Guild dahil alam din nila ang tungkol dito at pareho sila ng layunin,
at sinabi na hinayaan niyang manalo sila sa pagsusulit bilang tanda ng magandang loob, at umaasa siyang makapagtrabaho kasama sila. Nagkaroon ng pag-asa si Yukio sa pag-iisip na bibisita sila sa ibang mundo, at sinabi ni Jan na gusto nilang mahanap ang mga sagot kung sino ang lumikha sa kanila, at dito ay labis na napaisip at nabigla si Don sa lahat ng ito, habang umaasa si Jan na sasamahan siya nito sa Shaolin Mountain. Nagtataka si Yukio kung ano ang magagawa niya dahil level 30 lamang siya, at dito ay inilabas ni Jan ang isang banal na artifact at nakilala ito ni Don bilang isang gem na maaaring magbago ng stats ng isang manlalaro. Inactivate ng babae ang gem at ipinapakita ang kanyang tunay na stats, at nalaman na siya ay isang level 100 na prestige sa Shaolin Mountain. Sinabi niya kay Don na kahit siya'y tumanggi ay hahanapin nila ang paraan para makarating sa tunay na mundo, ngunit sinabi niya na mas gusto niyang makipagtulungan sa kanila, at siya ay umalis sa lugar na iyon gamit ang isang malaking ibon. Nagkita muli si Don at Bubbles na nagtataka kung ano ang pinag-usapan nila, sinabi ng lalaki na sinubukan lamang ni Jan na sila ay i-recruit at hindi siya pumayag. Nagpatuloy sila upang ipagdiwang ang tagumpay kasama ng iba pang mga skeleton, habang lihim na hinihiling ni Don na sana'y masabi niya kay Bubbles ang katotohanan. Excited ang babae na isipin na dadalo sila sa akademya, subalit nagtataka si Don kung alam ng mga developer ang tungkol sa mga nagising na NPC, iniisip ang simbolo sa kanyang ulo at nagtataka kung anong papel ang kanyang gagampanan sa pagbubukas ng daanan patungo sa tunay na mundo. At dito na rin natatapos ang ating recap, maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.